Pilipinas, isang nakagigimbal na pangyayari ang ginawa ni President Vladimir Putin ng Russia dahil pinalabas na ito ang kanyang super weapon na si Satanas na ikinagkulat hindi lamang ng NATO kundi pati ng buong mundo. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Inilabas na ng Russia ayon sa ulat ng Military Update ang S-500 Prometi at kinakalaban ng Russia ang hamon ng hypersonic at ICBM na tinatawag ng Russia na RS-28 Satan-2 na ito ay nakadeploy na. Oo mga kaibigan, narinig nyo nga ang pangalan ng isa sa mga pinakamalakas na weapon ngayon ng Russia, ang Satan-2. Binalaan ni Putin ng malapit na paggamit sa labanan dahil sa umiiral na tensyon sa pagitan ng Russia, ng NATO, ng China at ng buong mundo. Ang S-500 Prometi na kilala rin bilang Triumphator-M ay higit sa isang sistema ng depensa sa himpapawid. Ito ay isang kalasag laban sa pinakabagong uri ng pakikipaglaban. Ang mga armas na hypersonic, ang pinakabago at kamangha-manghang produkto ng Russia, ang RS-28 Satan-2, ay may kakayahan na mag-intercept ng mga napakabilis at magkiliw ng mga missile na maaring baguhin ang mga patakaran ng pakikilahok sa himpapawid sa pandaigdigang entablado. Ang balita ng Russia na itinuturing na matagumpay na pagsubok ng bagong incontinental ballistic missile, ang Sarmat na kilala rin bilang Satan-2, at ang sistema ng depensa ng himpapawid na S-500 ay nagdulot ng mga alon ng pag-alala hindi lamang sa NATO, sa United States of America, sa mga bansa sa Europa, kundi sa buong mundo. Bagaman limitado ang independenteng beripikasyon ng mga test na ito, nagtataglay ito ng mahalagang tanong tungkol sa potensyal na epekto ng pandaigdigang balanse ng puwersa sa militar at sa mga panganib ng pagpaparami ng mga nuklear. Ang pagsusuri na ito ay sumasaliksik na iniulat na kakayahan ng mga sistemang ito, sumasaliksik sa potensyal na pinagsamang lakas na kanilang kinakatawan, at sinisiyasat ang mas malawak na geopolitics na implikasyon. Pebrero 2024, isang baliktad na panahon. Noong Pebrero 2024, inihayag ng Russia ang matagumpay na pagpaputok ng sistema ng S-500 sa mga hypersonic target, at ang mga pag-undad na ito ay tinugon ng international na pansin dahil ito ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na pag-usbong sa teknolohiya ng depensa laban sa mga missile. Bagaman limitado ang patungkol sa ulat na ito, binabanggit ng Russia na tila baga handang-handa na sila para sa pangatlong digmaan, ang huling digmaan sa buong mundo bago ito mawawasak. At dineploy na nila si Satanas, ang Satan-2, na nagbigay ng napakalaki na epekto hindi lamang sa NATO kundi sa buong mundo. Ang mga labanan kasi ngayon ay gamit na hindi lamang ang pinakamalakas kundi ang pinakamabilis na weapon. Kung sino ang mas mabilis ang missile, siya ang panalo. At ang kalasag na pinili ni Russian President Vladimir Putin ay si Satanas, ang Satan-2. Kaibigan, ano ang masasabi mo patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Fire! Mateo 23:39, sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sasabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kaibigan, malapit na ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa mga tumitinding tensyon sa mundo, ito na ang panahon na pakaingatan natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dahil tumitindi si Satanas ngayon, kaya niyang kontrolin maging ang mga digmaan. Ngunit huwag tayong mabahala sapagkat ang ating Panginoong Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos,
kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil kayo po, Panginoon, ang bibigay sa amin ng kapanatagan ng loob sa mga nangyayaring hindi po namin alam kung paano po nangyayari. Ang kasamaan ng mundo ay lalong umiiral, ngunit salamat, Panginoon, ang pag-ibig nyo ay lubos-lubos at higit-higit na lalo pang umiiral sa aming buhay. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa inyo at pakaingatan ang inyong mga anak, at patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samotiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.